Hey awesome people, this is Sherwin. Welcome back to my channel. Ang bisita natin ngayon ay walang iba kundi ang nag-iisang sakalam ng uman. Siya lang naman ang nagpasikat ng kung saan ka masaya, dun ka magpadala. Ladies and gentlemen, let's welcome Pinoy Cargo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Sherwin. Salamat sa pag-invite. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kababayan ko sa Maskatoman. Ito nga po pala, si Pinoy Cargo Oman, ang nag-iisang sakalam ng Oman. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Actually, it took 1 year bago ka nag-yes sa invitation ko for an interview. What happened? Sobrang busy. Ah, okay. Alam mo naman, businessman eh. Okay, I understand that. But there was a point talaga, sa totoo lang, na iniisip ko, mukhang ayaw magpa-interview sa akin ni Pinoy Cargo. Hindi naman, kasi alam mo naman tayo, mga businessman katulad ko, busy tayo, nakapokus tayo sa negosyo. Alam mo yan? Yes, I understand that. And of course, sa mga hindi po nakakaalam, kami ni Pinoy Cargo ay tunay na magkaibigan. Kahit hindi kami talaga nagkikita. But the thing is, lagi kami nagchat-chat at nagtatawagan sa telepono, especially these past few days, no? Correct. Madami tayong pinag-uusapan sa telepono. And finally, I'm actually very excited for this episode kasi it's our opportunity to finally get to know Pinoy Cargo better. And I think ang unang-unang gustong malaman ng mga viewers natin ay ano ba talaga ang totoong pangalan ni Pinoy Cargo? Ang totoo kong pangalan ay si Glenford M. Portagana. Yun po ang totoong pangalan ng Pinoy Cargo. Now, I wanna know, bakit may mga times na ayaw mong ibigay ang pangalan mo? Siyempre, kasi businessman ako eh. Mm-hmm. Sabi nga, yung ibang mga negosyante, di ba? Kung makikita mo ha, meron nga dyan malalaki ng tao. Pero hindi nila alam ng tao na siya pala yung may-ari doon or whatsoever. Kumbaga sa naka-private. Private kasi mga, alam mo na, mga businessman ganyan eh. Kasi nakita ko yan doon sa Pilipinas. Kung minsan kasi nang one time before, minsan nagsishopping ako, sino bang tinatawag? Sino kaya may-ari nito? Ang swerte, di ba? Mm-hmm. Pero kahit yung mga empleyado ron, hindi nila sinasabi. Kasi parang secret. Mm-mm. Privacy, ika nga. Okay, so basically, it's for your privacy. Correct. Okay. So, taga saan ba talaga si Pinoy Cargo sa Philippines? Si Pinoy Cargo, likas akong Cavitenyo. Okay? Cavitenyo. Okay. Saan sa Cavite nga pala? Sa Silang. Sa Silang. Okay, tell us about your childhood. Simple lang akong tao. Mm-hmm. Galing ako sa hirap. Okay? Yung mga magulang ko, farmers. Siyempre, kami mga may hirap din naman kami. Hindi naman totally sobrang hirap, pero dumanas din kami sa pagkahirap. Pero inano kami ng mga magulang namin, tinuruan maging matatag. Kasi nga, sabi nga ng mga magulang namin, ito talaga, hindi ko talaga makakalimutan to nung sinasabi sa akin ng magulang ko nung first time ko pa rin sa Oman. Kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kapag lumaki kang mahirap, yan ang malaking kasalanan mo. Kasi bakit? Kasi buo naman yung buong katawan mo eh. Mm. Ibig sabihin, bakit hindi? Do your best, ika nga. Pero sa totoo lang, Glenn, If people look at you, lahat kami, kahit ako, we would think na likas sa inyo na mayaman. Para sa akin, ha? Masasabi lang naman nila na mayaman si Pinoy Cargo, ganun si Pinoy Cargo. Siguro, masasabi ko lang, meron man, pero nagsikap lang tayo. Hindi naman tayo totally na mayaman kasi hindi rin naman ako pinanganak na mayaman eh. Kumbaga sa ano, sabi ko nga sa'yo, tinuruan lang kami ng magulang namin na magsumikap. Yun yun. So lahat ng ito, produkto ng lessons na natutunan nyo, nakuha nyo sa inyong mga magulang? Yes, of course, siyempre. Mm-hmm. Kung wala ang magulang ko, wala ako sa kinakatayon ko ngayon. Yun lang naman ang masasabi ko. Mm-hmm. Now, I wanna go back to your education in Cavite sa Silang. Mm-hmm. Doon ka nag-elementary, high school, and college. Yes. Can you tell me a little bit about your education? Elementary ako noon. Okay, hindi naman. Hindi naman tayo ganong katalinuhan. Tapos naging high school, ganon din. Hindi rin ganong katalinuhan. Naging college, hindi rin. Pero kahit yung mga magulang ko noon, hindi rin naman umasa sa akin na magkaroon tayo ng medal or whatsoever. Pero nung tumanda ako, gusto ko, pinakita ko sa magulang ko na kung hindi man ako nagkaroon ng mga medalya ng mga panahon na yun, gusto kong ipakita sa magulang ko na kaya namin ng kapatid ko to. And right now, do you think proud naman ang parents mo sa'yo? Of course, syempre. Syempre. Una sa lahat, syempre, may Facebook ako, alam mo yan. Nakikita rin naman ang magulang ko yun. Hindi man siya nagko-comment sa akin. Minsan, nagko-comment yun. One time, two times, three times.
Pero nagte-text yun sa akin. Oh, magandang ano natin, business. Ayan, alam yun ah. Oh, 'di ba? Ganun yun. And kidding aside, no, when dahil you brought up Facebook, you only have 19,000 followers sa Facebook. Inshallah, this coming continue. Hope right? So. Right? 19,000 and coming. This is a big achievement. Yes, of course, syempre. 'Di ba? Nakaka-proud, 'di ba? Mm-hmm. Syempre, kumbaga sa ano, marami, hindi ko naman sinasabing ipalo ko or what mm-hmm. ng tao. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung matatandaan mo palagi, hindi mo kayang i-please ang isang tao mm-hmm. para ipalo ka or supportahan ka or magpadala sa'yo whatsoever. You cannot. Yes. After your college education sa Cavite, did you work there? Oh, magandang tanong yan. To be honest, maaga rin ako nag-asawa. Okay. Siguro kung hindi ako nagkakamali, 21 ako nag-asawa. Nakapagtapos ako pero alos lahat ng pinasok ko na trabaho, mahirap. Yung Euromed, yung Euromed dextrose yun. Dextrose, okay? Dextrose, sumunod Royal Turn. Yung mga Royal Turn naman, yung Inodoro. Yung mga napakainit nun, hahawakan mo yun. Tapos Euro Tiles, yung mga tiles. Mm-hmm. Yung mga natapos ko na yun mga yun, after that, naging kargador ako ng tubig. Na, siyempre, alam mo naman sa atin, casual lang. Hindi naman na totally na kapag nakapasok ko nun, siyempre may edad na, alam mo na. Tapos construction, naghuhukay din ako ng tubig. Yung alam mo ba yung daan na nung, yung mga pipe na nilalagay doon, yung mga yes, water yes. district kung tawagin. Nagtrabaho rin ako dyan. Honest to be honest, sabi ko sa'yo, mahirap. Bakit? Putik pati short mo. Lahat. Siyempre, may tubig, lahat. As in, madumi. Pero, kinaya ko lahat yun kasi alang-alang sana ko. Mm-hmm. And, looking at your history of employment, napansin ko lang na ang lahat ng trabahong pinasok mo, lahat ay physically demanding. Kailangan malakas, kailangan sakalam, di ba? And I think this is the reason why you're making Pinoy Cargo better and bigger. Dahil malakas talaga ang Pinoy Cargo. As long na ako ang malakas, hanggat kaya ko, why not? Bakit hindi ko ipagpursige hanggang lumakas yung kumpanya namin? So, ilang taon na nag-work ka sa Philippines? Napakatagal. Siguro, dumating ako rito sa Oman, 30 years, bata pa ako. Makikita mo yung picture ko doon. Oo, medyo, yes, nakita yan. Ko. Guwapings! Medyo kung tumagin nila, sabi raw nila, Coco Martin. Pero yun yung mga panahon na 30 years old ako noon. Mm-hmm. Noong mga panahon na yun, yung pinopost ko dyan na medyo maganda pa. Mm-hmm. Siyempre ngayon, medyo nagkakaedad na rin ako. At ganun pa rin naman ang kilos. Alhamdulillah, thanks God. So 21, nag-asawa ka, 30 years old, ng ibang bansa ka? Yes, Oman. First time. Mm-hmm. Bakit ka ng ibang bansa? Una, gusto kong mga ibang bansa, pangarap ko na yun dati pa. Idolo ko ang magulang ko. Mula pagkasa- so your parents were abroad? Yes, matagal na, long time. Mm-hmm. Saudi, tapos dito sa Oman. Long time na talagang iniidolo ko yung magulang ko kasi nakikita ko yung sipag ng magulang ko. Nakikita ko yung hirap ng magulang ko before. Lalo na sa pagkakargo kasi siyempre, yung magulang ko, nagkaedad na siya ngayon. At saka, basta, nakakahiyak lang pero mahirap. Kung iisipin mo lang, akala lang ng ibang tao na madali ang pagkakargo. Ha? Masabi ko na lang din, alam nyo, honest to be honest, ang pagkakargo hindi ganun kadali. Kasi na iniisip ng tao na madali kang yumaman or what. Totally may pera. Bakit bang hindi? Hindi ko naman kayang i-deny yan. Kaso kasi, once na nag-business ka, kailangan na matibay ang loob mo. Malakas, number one yan. At syempre, yung mga tao umaasa sa'yo. Kailangan hindi mo siya ipapahiya mm-hmm. or whatsoever. Kasi ang pagninegosyo, nakatulad itong negosyo namin, hindi basta-basta lang. Hindi basta-basta lang natatapos yung obligasyon mo sa isang tao kung hindi pa narating yung bagahe. Ba ako, kinuha ko yung bagahe mo. Mm-hmm. Hindi pa tapos yung obligasyon ko na salamat, mm-hmm. WhatsApp. Hanggat hindi pa narating yung bagahe mo, hindi ko pa rin kailangan tapusin ang komunikasyon natin. Kasi they keep on following up, ano? Asan po yung bagahe namin? Correct. Yes. My mm-hmm. point. Mm-hmm. But then again, sa totoo lang, I was scrolling your Facebook kasi in-stalk it as a Facebook eh. There were moments nakita ko na naging office boy ka. So I was thinking, pumunta ka ng Oman, hindi ka nag-work kaagad sa Pinoy Cargo, naging office boy ka muna, right? Yes. Can you tell me about that? Nagpunta ako rito, hindi ako nagkakamali, February 1, 2010. Wala pang visa yung magulang ko para sa akin, sa kumpanya namin. Mm-hmm. Siyempre,
nung honest, sabihin ko na rin sa iyo, nandito rin lang naman, sabihin ko na rin sa iyo kung magkano yung sweldo ko noon. Nung that time, sabi nung magulang ko, nung daddy ko, mag-apply ka muna na bilang isang office boy. Why not? Go. Wala akong alam sa pera ng uman. Hindi ko alam. Tapos, sabi sa akin ng magulang ko, kung hindi ako nagkakamali, inopera na ako ng kumpanya. Totally honest. Nag-apply ako bilang isang office boy. 100 real lang ang sweldo ko. Isang buwan. Tapos, ang pasok ko noon, kung hindi ako nagkakamali, 6 to 6. 6 a.m. to 6 p.m. Yes. For 100 reals. But back then, in 2010, medyo malaki na yon. No. Or total, katulad din ng value dito no, ngayon. No, right, hindi naman totally ganun ka-value. Pero kung iisipin mo, maliit. Maliit talaga. Pero sa bagay, wala rin naman kasi ako experience. Yun lang, what can I do? O, di ba? And also, wala ka pa namang visa. So parang siguro stepping stone mo yun. Yes, stepping stone. So ilang taon kang nagstay sa company as an office boy? Kung hindi ako nagkakamali, 7 years to 8 years, mga ganyan. 7 years for 100 reals per month as an office boy? Pero tumaas naman. Kasi kumbaga sa ano, parang naging floor manager na tayo dun. Ah, okay. Tumaas din naman. Awa naman ng Diyos, nakasurvive. Tumaas din naman siya ng tumaas. Hindi naman totally nag... hindi, kung tumataas yung year, tumataas din naman. Kasi syempre, nag-ano rin ako, di ba? Kailangan ko rin mag-sabi sa amo ko. Kailangan mo rin yun. Kasi bakit? Tumatagal na tayo eh. Kumbaga, pioneer na ika nga. Sa totoo lang, kapag sinabi mo yung office boy sa Philippines, ang ibig sabihin nito, parang kang secretary, nagko-computer. Ganun ba yung nature ng work mo dito as an office boy? No. Can you tell us about your job as an office boy? Doon sa office boy, bilang isang office boy, syempre, marami kasi mga Koreano doon eh. Kung hindi ako nagkakamali, 30 people na Koreano, bukod pa din sa mga, they have Indian. Mm-hmm. Syempre, may mga, ano yan eh, for example, admin. Ito, puro admin yan sa isang lamesa. Tapos, another, may mga tawag pa doon sa mga ganun. Tapos, supervisor, may mga tao pa yun eh. Okay, lahat yun, halos yung pagsisimbihan mo lahat. Lalo na kapag kami meeting. Okay? Ang ginagawa kong trabaho dyan, honest to be honest, tagatimpla ng kape. Magtitimpla ka ng kape, lahat yun, hindi lahat yun, puro kape ha. Sa dami ng mga, kung di ako nakakalaman ng mga Koreano na yun, lahat yun, dapat sa ulado mo yung titimpla mo. Black coffee, iced tea, basta may mga green tea, yellow tea, hindi lahat black. Meron pa dyan yung pinakamataas, kung tawagin, CEO. Iba pa rin yung timpla noon, di ba? Kailangan dapat alam mo lahat yan kasi alam mo mga Koreano, medyo okay din naman sila, pero mahirap. Kasi they're very specific sa kanila mga iinumin. Correct. Okay. Dapat talagang number one, malinis. Mm-hmm. Pero nagtagal ka, ha? Siyempre, of course. Nagtagal ako, bakit? Kasi nga, tulad nga na sabi siya, wala akong visa noon. Mm-hmm. Yung pagiging trabaho ko ng bilang isang office boy, taga-kuskus ng sahig. At higit sa lahat, hindi ko naman kinakaya yung trabaho ko before. Mm-hmm. Taga-kuskus na sahig, taga-timpla ng kape, taga-Xerox, taga-scan. Yan ang mga trabaho ng office boy. At higit sa lahat, taga-kuskus din ako ng kubeta, di ba? Mm-hmm. Yes. Siyempre, kasama yan dyan. All around, kumbaga. All around, kumbaga. Lahat ginagawa. Lahat na. So, ibig sabihin, yung background ni Pinoy Cargo ay hindi katulad ng nakikita natin ngayon na akala natin ang yaman-yaman ni Pinoy Cargo, right? Si Pinoy Cargo nanggaling din sa pagiging office boy. And it's a very humble beginning na talagang kapupulutan natin ng aral and inspiration sa mga kapwa natin OFWs. Ang tanong ko lang, bakit inabot ng 7 years bago ka nabigyan ng visa ng Pinoy Cargo, ng family business niyo? Kung hindi ako nagkakamali, may visa na sana ako. Kaso syempre, alam mo naman tayo, OFW tayo, naka-contract pa ako doon. Okay. Hindi naman kung may visa na yung kumpanya namin, agad-agad ka ng alis. Hindi agad yun, hindi po pwede yun. Kailangan tapusin mo yung contract ko na yun. After that, natapos ko naman, binigyan naman ako, ayaw pa nga eh. Mm-hmm. Gusto pa akong dalhin sa Qatar, pero sabi ko sa boss ko, ayaw ko rin naman ng habang buhay being isang office boy. Gusto ko rin naman kahit papano, maging amo rin naman tayo, yes. Di ba? Mm-hmm. Lahat naman tayo may pangarap. Basta, magsipag lang, ika nga. Yes, tama. And finally, you made it. Nag-join ka na sa family business, Pinoy yes. Cargo. I would like to go back to the history of Pinoy Cargo. Uh-huh. Alam mo ba kung bakit at paanong nasimula ng mga magulang mo ang Pinoy Cargo? Of all the businesses, pwede namang supermarket, pwede namang Filipino restaurant, and then your parents suddenly said, magkakaroon tayo ng Pinoy Cargo. Bakit cargo? Ang tatay ko isang kargador lang din sa Oman sa isang kumpanya. Dito rin sa Oman. Mm-hmm. Pero hindi ko nalang sasabihin kung anong cargo yung tatay ko before. Uh-huh. Okay? Para sa akin, basta meron silang hindi napagkaunawaan, kaya medyo tumiwalag yung aking mga magulang sa kanya.
Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng kumpanya na yun. Pero honest, kargador lang din ang tatay ko dati before. Pero proud ako sa tatay ko, ah. Mm-hmm. Being isang kargador, napatapos niya kami lahat. Yes. As in lahat kami, graduate mm-hmm. lahat. May pinag-aralan kami lahat. And also, the good thing about your father is that inaral niya yung negosyo dahil kargador siya, eh. Yes. And then, nag-start siya ng sarili niya. Yes. And I think that's the best way to put yourself up. Kita mo ngayon, look at the popularity Pinoy Cargo is enjoying. Diba? So, nung panahon na yun ba, nung mag-join ka ng Pinoy Cargo and Pinoy Cargo here in Oman, madami bang competition? Oo, madami. Mm-hmm. At saka, nandiyan yung challenge. Alam mo mm-hmm. kung bakit? Kumbaga sa karera, nasa malayo na sila, nag-uumpisa lang pa kami. Mm-hmm. Sabi nga, ang layo-layo na nang narating nila, alikabok lang ang kinakain namin. Kumbaga sa Cavite yun. Pero, sabi ko nga sa'yo, una pa lang, kahit palit pa ako, inidolo ko yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, pabayaan mo lang. Darating din yung panahon mo. Kaya ito na yun. Alam nila, thanks God. Nagbunga na yung lahat ng pag-alabot. O siyempre naman, kasi, kumbaga sa ano, honest to be honest, kasi dito kami at saka prosigido. Prosigido kami. Ipakita ko sa magulang namin, kami dalawang nakapatid ko na, kaya namin kahit mahirap. O, di ba? Kasi ang pagkakargo, hindi ka nung kadali. Nandiyan yung napakabigat ng bagay. Hindi mo siya kayang buhatin. Pero may time, kaya ko rin naman. Honest to be honest, ako lang mag-isa-misa na pick up. Akala mo lang, yung mga makikita mong picture, pinapipicturean ko lang yung sa customer. Para makita rin ng tao na maging, kumbaga sa ano, kaya kumbaga nakikita nyo naman lagi yung mukha ko dyan sa Facebook, di ba? Kasi gusto kong makita ng tao kung gaano ko kamahal ang kapwa OFW ko. Mm. Tuwing nakikita ko yung mga posts mo sa Facebook, you're giving me the idea na ang galing at ang dali ng trabaho ni Pinoy Cargo. No. Masaya lang. Yun pala hindi. Talagang hindi. Masasabi kong para sa iba, makikita nila na parang masaya lang ako. Kasi ako, bilang isang negosyante, ini-enjoy ko lang. Mm-hmm. Kailangan wag mong sasabihin sa sarili mong mahirap. Mm-hmm. Alam mo yan, OFW ka. Alam mo rin kapag nasa labas ka, napakainit. Mm-hmm. Minsan nakikita mo rin, di ba, yung time na halos maligo na ako sa Pawis, yes, di ba? Nakita yeah. mo naman. Imaginein mo yon, tinitiis ko yon. Not for the money. Kasi yung pera, nandiyan lang yan eh. Kailangan, ang pinapahalagan dito sa business namin, hindi pera. Mm-hmm. Honest to be honest, lagi ko rin yung sinasabi, kahit yung kapatid ko, kahit yung magulang namin, hindi pera. Yung pera kasi totally, madali lang kitain yan eh. Pero ang iniingatan namin yung pangalan ng kumpanya, kasi yung pangalan ng kumpanya, yan yung nagpapayaman sa'yo. Kasi once na nasira ang pangalan ng kumpanya, kahit 100 baisa, wala ka. Maniwala ka sa akin. Totoo. Tama, mali. I agree with that. Now, nung mag-join ka sa family business nyo, uh-huh. ano yung unang naging position mo? Position ko? Honest to be honest, wala naman akong position dyan eh. Mm-hmm. So, anong ginawa mo sa company? Una, wala akong lisensya. Taga-strap ako ng kapatid ko. Yun, yung mga bagahe namin, ini-strapan ko yan. Okay. Tapos, kung di ako nagkakamali, 2010, nag-Facebook ako nyan. Kasi nga, medyo nakikita ko parang nasa social media yung pera, ilang. Yes. Alhamdulillah, hindi naman totally ganun kakagad kasikat na pangalanan mo yun or whatsoever. Maraming pa rin dyang kalaban, maraming kang kompetisyon. Mm-hmm. Kasi parang isdaan lang yan. Lahat ng sa palengke, magkakatabi isdaan. Pero, nasa sa'yo yan kung paano palalawakin ang negosyo mo. Di ba? Yung pangalan ko, nilipat ko dun sa Pinoy Cargo, inalis ko yung pangalan ko. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, ano ba talaga ang pangalan ni Pinoy Cargo? Lagi ko na lang din sinasabi yun na Pinoy Cargo kasi bilang isang businessman, kailangan ko rin yung privacy. Okay. Correct. Di ba? Hindi pa ako naging sikat. 2011, 12, 13, 14, hindi pa yan. Maano pa. Meron namang nagpapadala, pero merong time na minsan, alam mo kasi, galing nga kami sa hirap eh. At ikit sa lahat, yung sasakyan namin, bulok. Minsan, may that time na may customer ka rin nalalaitin ko noon. Alam mo, napakasakit. Nahusgahan ka dahil sa sasakyan na driver. Na-judge ako noon, totally. Not for me, na ano ko yun sa magulang ko na ginads kami dahil sa sasakyan. Nasabi nga minsan na bulok yung sasakyan tapos paano pa darating yung bagahe, di ba? Ibig sabihin, alam mo ba yung tao na
hinuhusgahan ka nila dahil doon lang sa nakikita. Kasi una, hindi pa naman talaga ako kilala noon. Hindi ako kilalang tao. Pero honest, may kotse nga kami dati, Ford lang, yung parang pampuninari ha. Sabihin ko sa iyo, kung di ako nagkakamali, tatlo kami ng kapatid ko, tsaka yung daddy ko. Wala pang AC yun ha. Yung pinto ng kotse namin, iisa lang, doon lang sa tatay ko. Alam mo ba yung higaan, yung pog na hinihiga natin? Mm-mm. Honest, sa maniwala ka sa hindi, nakakatawa nun, pero challenge. Kandong-kandong namin yun sa ulo namin, ha? Pinasok namin sa kotse, may karton pa kami, kandong-kandong namin yun. Pero, minsan, alam mo yung mga kalaban, pinagtatawanan din kami na, minsan, hindi mo rin masasabi, pero ayoko na lang din sabihin na, ganun. Kumbaga sana, wala nga kaming AC, eh. Wala kaming AC ng kotse namin, ha? Kala mo ba? Para ka naligo. Kapag pumipick up ka, ultimong yung ano mo, basang-basa, ligon-ligo. Tapos sasabihin pa sa iyo ng mga, siyempre, hindi ko na lang ulit sabihin, umuulan ba dun sa party na yun? Diba? It means, kasi basic, alam mo na yun. Kasi siyempre, wala ka kaming AC. Yeah, kumbaga sana, hindi naman totally hampas lupa. Pero naging, para sa akin, naging challenge yun. Lahat ng mga sinasabi ng tao, ipinapasok ko yun sa utak ko. Kasi, yun ang gusto kong maging pampalakas lalo sa sarili ko na, tulad nga kung nasabi dati, before, kung hindi ako nagkakamali, nag-post ako niya na doon sa Ruby namin, doon sa bahay, na sinabi ko na balang araw, sisikat din ako. At makikilala rin ang Pinoy Cargo. Alhamdulillah, nakilala lang. Yes. At saka kung hindi mo rin nakakalimutan, nag-post din ako nun doon sa bahay, doon ako tumira. It's honest, sa lapag nga lang ako nakatira, at saka sa isang set, doon lang ako nakahiga. Pero pinagtsagaan ko pa rin hanggang sa abot ng mga kayo. Gusto ko nga, challenge to kasi sa mga sinasabi ng mga tao, di ba? Yes. So matindi yung pinagdaanan ng Pinoy Cargo bago narating yung popularity na tinatamasa niya ngayon. Oh, yes. Diba? Siyempre naman. Hindi naman pagkagising mo, natulog ka ngayon. Pagkagising mo, mayaman ka na. Tama. Wala naman ganun tao, di ba? Tama, yes. Walang ganun klaseng tao na pagka natulog mo, gumising ka, mayaman ka na. Hindi, ha? Walang ganun. Kaya kailangan pa rin magsumikap. Tama, I agree. Now, gusto ko malaman, kailan nag-for good ang magulang mo? Nasa 5 years na siguro dati ko sa Pilipinas. Pinag-for good na namin kasi siya dahil una, may edad na rin. At saka syempre, yung bagahe kahit naman ikaw, nakita mo naman, bibigat. Yes. Diba? Hindi naman, wala ka naman makukuhang 20, 20, 10, or whatsoever, di ba? Mapibigat na mga bagahe, syempre. Yung tatay ko kasi ano na yan eh, may ano sa puso. Aanihin mo naman yung pera kung wala naman yung magulang mo. Yes. O, di ba? Kasi sabi ko nga, yung pera madali lang kitain. Pero kailangan pag-iingatan mo palagi. Yung pangalan ng kumpanya. Yun ang iniingatan namin magkapatid. Ayaw namin masisira yung pangalan ng kumpanya namin. Kailangan, do your best, ika nga, sabi nga ng magulang ko. So it was your decision, the whole family's decision na umuwi na ang tatay? Yes, of course. Siyempre, matanda na eh. Kasi para physically saan, exhausting yung Pinoy Cargo, siyempre, right? Siyempre, para saan pagbuhatin mo ang magulang mo? Mm-hmm. Kumbaga sa ano, sabi nga ng kapatid ko, give back. Yun ang hindi ko makalimutan din sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko dun sa tatay ko, give back. Kumbaga sa ano, kami naman. Kami naman yung, siya naman yung magpahinga. Hindi ko naman totally magpahinga. Yung magulang ko, hindi naman totally nagpapahinga lang doon o nagpapasarap. No. Nagpa-farmer din. May farmers din kami konti. Yes. Tapos siyempre, nagpapadala rin kami ng pera para sa magulang namin. Iyan yung tinatawag na give back, sabi nga ng kapatid ko. Na bigay mo naman yung magulang mo ng magandang, ano, di ba? Alam mo na yan. So feeling mo ba, nakakabawi na kayo ngayon sa magulang niyo? Siyempre naman, nakabawi. Kasi nga, tayo naman, di ba? Malalaman mo naman kung umasenso ka or hindi. Kasi, for example, wala ka nun dati, meron ka na ngayon. Yes. Meron ka na ulit nito, meron ka ulit nito. O, di ba? It means, alam mo na yon. Hindi mo na kailangan pang ipagsiyabang or ipag-showing basta tao. Kasi, sa bagay, hindi rin naman masama ang mag-post sa Facebook kung anong meron ka. Kasi bakit? Achievement yun eh. Yes, para sa akin, true. Hindi pagyayabang or pagmamalaki kung may malaki kang bahay, maraming kang ginto, maraming kang sasakyan. Not pagyayabang ang tawag doon. Para sa akin, achievement ang tawag doon. Parang isinisigaw mo lang, eto na ako ngayon. And also, I think these achievements, kapag pinost mo yan online, dapat it should be taken as an inspiration. Correct. So, hindi sa tipong nangiingit ka, correct, or nagyayabang ka, it should be taken as inspiration. Correct. Para sana ma-inspire kayo to do the same thing. Correct. So, ngayon ba, ikaw ang nagmamanage ng Pinoy Cargo? No. Ang nagmamanage niyan, yung kapatid ko. Na nandito din sa Oman. Yes. Okay. Ang pinaka-boss ko talaga rito, yung kapatid ko.
Kumbaga sa ano. But you look like a boss. No, hindi ko inano yun. Kasi ang pinaka-boss ko talaga rito, yung kapatid ko. Pero yung pinaka-boss namin, yung tatay ko kahit nasa Pilipinas. Mm-hmm. Nagba-manage kami, kanya-kanya kaming pwesto ng kapatid ko. Okay. Kumbaga sa ano, ako yung nasa marketing, ito nga yung ginagawa ko sa Facebook ko. Siyempre, alhamdulillah, thanks God, lumalaki na, lumalawak. Mm-hmm. Namigay ng business card. Mm-hmm. Hindi naman ako ganun kasikat noon. Meron din na may nagagalit din sa amin. Mm-hmm. Nasa may sinisisi yung magulang ko. Meron ako na-encounter na ganun. Pero, promise, eto na ako ngayon. Kung naaalala mo, ginanon mo yung magulang ko, pero eto na ang anak nun. Yun lang masasabi ko sa'yo. Hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Pero, sabi nga, don't judge the book by its cover. Mm-hmm. Hindi ko sinasabing mapera or mayaman ako. Nagsumikap lang. Tama. That's true. And you are an inspiration, actually. Of course, syempre. And kahit saan ka pumunta, all over Muscat, madaming nagpapapicture sa'yo. How do you feel about that? Alam mo, yung pagpapicture, dalawa kasi yan eh. Kasi minsan, honest, one time nagpunta ako sa Carrefour, ako lang mag-isa. Siguro, alam mo yung papunta ng Carrefour doon, yung pamilihan. Nasa tagilid na lang ako kasi yung tao, tinatawag ako. Pero gustuhin ko man magpa-picture, nahihiya rin ako. Kasi meron, hindi naman lahat na nag for example, ako, nagpa-picture sa'yo, natutuwa ka. Mm-hmm. Kasi meron pa rin yung negative na sasabihin, piling artista or what. Sabihin ko lang po sa inyo mga idol, ha? Ito si Pinoy Cargo. Hindi po ako piling artista. At hindi ko rin po pinupush ang bawat tao na magpa-picture sa akin. Kumbaga sa ano, kung nakikita nyo man ako nagpa-picture, para sa akin, karangalan ko yon. At kaligayahan din ng bawat kababayan ko sa Muscat Oman. Kung sa tingin niyo naman po, eh, feeling famous ako or pasikat or payabang, hindi po ako ganun. Kasi dalawa lang po yan. Kapag hindi po ako nagpa-picture, sasabihin mayabang, suplado. True. Umangat lang sa buhay. Kapag nagpa-picture, parehas din. Mayabang, suplado, nagpa-picture, feeling showbiz, feeling guwapo. Alam mo na, feeling artist. Lahat na, nandiyan dyan. Minsan, hindi mo na rin alam kung saan ka lulugar. Kaya, sabi nga, go with the flow. Mm-mm. Actually, ang hinahangaan ko sa'yo right now kasi nakikita ko na masaya ka na pinagbibigyan yung kasiyahan ng mga kapwa natin Filipinos. There was even a time na nagkita tayo sa food court ng city center at nakasama pa ako sa picture. Ah, yes. I remember. Nag-pose. Sabi ko, oh, nandun ako. Nagkikwentuhan tayo. Biglang may nag-picture, nag-pose. So sabi ko, this is the way to make people happy. Then why don't we just go with the flow? Tama ka, sabi mo. Yes, why not? Go with the flow kasi if this is what's making them happy, then make them happy. Correct. And sa mga hindi naman natutuwa, I hope you stop judging kasi iba-iba po ng kaligayahan ang bawat tao. And we are just trying to make people happy. Kailan nagsimula ang endorsements? Matagal. Meron ding, hindi ko rin masabi ha. Kasi meron nga ako, hindi ako nagkakamali ha. May nagpaano sa akin yung, kumbaga sa ano ha, siguro inano lang yung kakayahan ko, di ba? Kasi ang pag-i-endorse, number one kasi, number one sa Facebook, chine-check din nila yan eh. Mm-hmm. Diba? Meron tayong dashboard sa dashboard, Facebook. Dashboard, yes. Diba? Yung activities mo. Yung activities doon. Kasi doon sa dashboard na yon, makikita mo doon, kumbaga sa ano, bago ka kuhanin na vlogger or what. Or, lahat naman tayo dito sa Oman, pwede maging vlogger, what. Yeah. Kanya, kumbaga sa ano, kanya-kanyang kakayahan lang kung paano mo siya i-handle mm-hmm. yung kung ano yung gagawin mo or pagagawa ng ibang tao. Kasi ako, bago ako naging, ewan ko, para sa akin, endorser. Sikat. Sikat man or what. Sikat na sorry endorser. Ah. Please. Pero bago ako naging ganon, tinignan muna na yung dashboard ko. Mm-hmm. Number one yun. Kasi followers, number mm-hmm. one. Kasi sa dashboard mo, makikita ron may iba't ibang country. Mm-hmm. May Saudi, Oman, Philippines, Kuwait. Depende yun. Kasi kahit naman ikaw, siguro alam mo yun, di ba? Mm-hmm. Yes. Tapos ngayon, tas tinanong sa akin, can I see that? Sa Oman, yung sa Oman nga, siyempre pinakita ko, ang sa Oman, kung hindi ako nagkakamon na nasa 6,200 na yata ngayon, yung, mm-hmm. dun sa Oman ha, Oman yun, Oman. Tapos sa Saudi, 1,000 plus, Philippines, 1,000 plus, Kuwait, 1,000 plus. Tapos may mga city pa rin yan, di ba? Mm-hmm. Sib, makikita mo rin dun sa dashboard mo, meron din marami. How do you feel about these endorsements? Masaya. Mm-hmm. Bakit? Kumbaga sa ano, yung pagkakargo ko, nakikita rin ng ibang tao. Not sa cargo lang lahat, kasi sabi ko sa iyo, businessman ako. Mm-hmm. Na-appreciate ko yun, nakikita ng tao. At nagpapasalamat din ako sa mga kababayan natin na ako yung talagang ini-endorse nila. Mm-hmm. Minsan nga, one time na nasabi ko sa tao na
Ate, bakit ako? Marami naman diyang iba. Okay. Siyempre, di ba? Marami naman diyang iba. Sabi niya, kuya, ikaw yung napipil ko na talagang ano, sa lahat na marami daw nag-ano sa kanila, nagpasa, pero ako yung napipil nilang na, why not? Eh di, siyempre, andyan na yung opportunity na yan. Bakit? Take it. Yes. And one of the biggest endorsements for me, ha, na nakita ko sa Facebook, ay yung endorsement mo with Carrefour. Maganda, so, paano yung nagsimula itong business relationship mo with Carrefour? Ito, sa inyo ko lang din ito sasabihin. Thank you very much. Exclusive po lahat ng ito sa Sherwin Oman Vlogs. Sa inyo ko lang ito sasabihin. May tumawag sa akin, taga rito sa Oman. Okay. One time, hindi ako nagkakamali, mga 3 o'clock, 4 o'clock, pagod na ako noon. AM or PM? PM. PM, okay. Okay, pagod na pagod. Nagkaka tayo ng mga babae. Este, bagay pala, sorry. Takot. Nung that time, tumawag siya, sabi niya sa akin, Salam alaikum. Sabi ko, are you busy? Sabi ko, yes, full busy because, you know, I'm businessman like that whatsoever. Sabi niya, can we talk? Yes, please. Sabi ko, can you direct to the point, please? Because I'm full busy man. I don't want like this. Yes. Sabi ko ganun. Sabi niya sa akin, okay, if you don't mind, tomorrow I will call. Ah, no. Sabi ko pa nga sa kanya, no. Tomorrow, same, I'm full busy. Direct to the point, what you want? Suplado. Yes. Sorry, ah. Pero naging suplado rin kasi ako. Siyempre, minsan, alam mo naman, sobrang ding pagod. Alam mo yes. naman, minsan sa business, ganyan, dahil tawag, whatsoever, na ano rin ako. Pero kahit pa paano, kailangan, smile pa rin. Yes. Noong that time, sabi ko, sorry ah. Noong that time, tumawag siya, I'm from Carrefour like this, I'm advertising management like that. Oh, brother, I'm sorry. Bigla ako nagpalit nung ano ah. I'm sorry, brother. Yes, please tell me. Can we invite you tomorrow morning, kung hindi ako nagkakamali, 10:30 a.m. Can we talk like this? Sabi ko, okay, no problem. After that, tinawagan ko ulit siya. Tumingin rin naman ako ng sorry kasi, syempre nga, negosyante ako kasi, yan naman telepono ko. Honest to be honest, hindi lang isa natawag yan. Kahit chicken mo ngayon, ang dami nagtitext niyan ngayon. Tambak yan. Pero mamaya, gagawin ko pa rin yan pagkatapos nito. So, ibig sabihin, ang tumawag sa'yo, marketing manager ng Carrefour, yes, Omani, local. Yes. And they considered you. Nakita nila yung Facebook mo. Yes. That's why. And you were able to do an ad with Carrefour, right? Yes. Of course, syempre, sasamantalin ko na rin to. Maraming salamat sa nagpapalo sa Pinoy Cargo, ha. Lalo na dun sa mga nag-share sa mga vlog ko dun sa Carrefour. Of course, syempre, maraming salamat din sa Carrefour na opportunity yun at karangalan yun para sa akin. True. Now, I wanna talk about the issues na talaga namang hindi tinatantanan si Pinoy Cargo. Okay lang ba ang pag-usapan natin? Sige, okay lang. Iya ka na to. Kung ano, okay. Why not? Sige. Unang issue. Oh, sige. Lagi mong sinasabi na hindi lang bagahe ang hinahakot ni Pinoy Cargo. Babae din. Babae ba si Pinoy Cargo? Honest to be honest, hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Nagka-girlfriend ako dito sa Oman. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Marami rin. Ito sa inyo ko rin sinasabi. Sabay-sabay or iba-ibang panahon? Total naman, nasabi mo na rin yan. Meron akong naging girlfriend dito, pinagsabay ko. Pero sabi mo sa inyo, itong vlog na to talagang matindi to. Aaminin ko lahat. Masasabi kong nagmahal ako ng dalawa sabay, pero ginive up ko rin yung isa. Kasi ayoko rin naman masaktan. Pero tuloy-tuloy pa rin. May komunikasyon, pero ang pagiging katulad ko, kasi hindi naman lahat ng sinasabi ng tao na babero, hindi po ako ganong klaseng tao. Nagmamahal lang din tayo. At higit sa lahat, hindi po ako perfectong tao. Tao lang din ako, mga idol. Nagkakasala, nagkakamal. Aminado naman ako doon. Pero syempre, yung mga hindi lang yung mga isa. Ex ko, isa lang masasabi sa inyo lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, of course, hindi nyo rin naman makakalimutan ang tatak ng Pinoy Cargo. Di ba? Thank you for your honesty. Yes, honest lang. Naging honest lang ako sa tao. Pero sana lang, huwag niyong husgahan na sasabihin yung babaero. Kung babaero ako, di sana, hindi na ako magkargador. Magkakot na lang ako ng babae, di ba? Tama. Dito sa mga naging relationships mo, sa mga naging exes mo, may mga pinagsisisihan ka ba? Para sa akin, no. Bakit? Kasi, kung nagka-girlfriend ka, hindi mo naman dapat pagsisihan yun eh. Naging kayo nun eh. Pahalagahan mo lang. Kasi kahit papaano, ang relasyon, may pinagsamahan kayo. Not for only that, alam mo yun. Hindi yun nakikita or basihan dun lang.
kasi kailangan siyempre respeto. Tsaka kung wala man kayo ngayon, no need fighting. I don't like. Isa pa sa mga issue na ibinabato kay Pinoy Cargo ay mayabang si Pinoy Cargo. Hindi po ako ganun. Mukha lang siguro ako mayabang. Kasi kabitay niyo ako eh. Malakas ang boses. Hindi naman tayo nagyayabang. Pero pwede rin magyabang. Kasi sabi nga, merong isang caption na yun. Hindi masama ang magyabang kung meron kang ipagyayabang. Pero kung magyayabang ka at wala ka rin namang ipagyayabang, better is wag na lang. Mm. O, di ba? Actually ako, I can give a testimony about Pinoy Cargo. Hindi po mayabang si Pinoy Cargo. Kasi I remember, the first time we met, December, I think, right? Nagkwentuhan ka agad tayo. Umiyak ka agad sa akin. Kahit naman ikaw. Makita mo, mas siguro, oh, maano lang. Malakas, yung pero... Yung kilos. Oo, yung parang, diba? Parang asbag, parang gano'n. Yes. Oh, diba? So you don't really judge a book by its cover. Correct. Wag na wag po tayong mag-judge. You have to get to know the person better bago tayo magsalita. Kasi as for me, si Pinoy Cargo ay mabuting tao at mabuting kaibigan. Yes naman. Alam mo yan. Yes. I can attest to that. Ito pa, isa sa mga issues ni Pinoy Cargo. Yes. Sobrang yaman ni Pinoy Cargo. Hindi ko pwedeng sabing issues, but then again, ganun ang tingin sa'yo ng mga tao ngayon, sobrang yaman. Hindi naman tayo sobrang yaman, nagsumikap lang. Kumbaga sa ano, pinagpala lang, ika nga. Sabi nga, hindi ka naman yayaman or aasenso kung natutulog ka lang. Kailangan, kailangan magkatrabaho ka pa rin. Parang ano lang yan, parang pagtatanim. Kailangan magtanim ka muna ng saging para pagkaintay mo rin yung mamunga. Kapag namunga na yun, saka mo yun aanihin. Yun yun. Kailangan. Mm-hmm. Lahat naman tayo nagsisikap. Lahat tayo may kakayahan. Lahat tayo may kakayahan yumaman at umasenso. Mm-hmm. Pero, lagi ko rin itong sinasabi, parang manubela lang yan. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Tama. At hindi ang ibang tao. I think the reason why people think na sobrang yaman ni Pinoy Cargo ay dahil dito sa mga ginto. Uh-huh. Sa katawan ni Pinoy Cargo na talagang kapag naglalakad sa mall, bukod sa footsteps, madidinig din namin yung tunog ng ginto. Ano ba ang kwento ng mga gintong ito? Saan nagsimula at kailan nagsimulang bumili ng ganito kalalaking ginto si Pinoy Cargo? Bakit ako bumili ng ginto? Kasi one time, kung di ako nagkakami, meron ding mga Pilipino na, alam mo na, mayayabang. Na sinabi, before kung di ako nagkakamali, manipis lang yung ginto ko nun. Meron akong Pilipinong nakausap na ang nipis daw. Alam mo na, sabi ko nga sa'yo, lahat na nagiging achievement ko, galing din yun sa ibang tao. Kung baga sa ano, tinatandaan ko lang. Manipis daw yung ginto ko, or whatsoever. Sabi ko, okay lang, kasi ito lang yung kaya ko. Pero sabi ko na lang sarili ko nun, huwag kang mag-alala, balang araw magkikita pa rin tayo. Hihigitan ko kung ano ang meron ka. Kasi challenge para sa akin yun eh. At higit sa lahat, alam to ng mga magulang ko, I hate na hate ko lahat. Promise. Hate na hate ko sa lahat yung idea down ako. Promise. Kasi alam ko at ramdam ko kung ano yung wala ka at meron ng iba. Sobrang sakit. Kaya yun ang naging ano ko, naging batayan ko, naging para maging matatag. At magkaroon ako nitong inaano ko. Sinasabi nila minsan ng iba, galing daw dito sa ganito, ganito. No! How come? Paano? Do you think may mga tao magbibigay sa akin ng ginto? Na pare-pares lang tayong OFW? Tama. Sabi mo sa akin, kung mali ako, tama. Wala. Kung meron man akong nitong mga to, pinaghirapan ko yan at pinagsikapan ko na makuha ko. Na gusto ko, sabi nga, kailangan magregalo ka rin. Kasi ako ngayon, unti-unti lang, kailangan natin yun sa business. Lucky charm. Yun na nga, kasama yan. Kasama yes. Na. Ito na. At saka yung pinaka trademark ni Pinoy Cargo, yung mga ginto ko na yan. Yes. Basta yung malalaki yung ginto na yan. Actually, kapag yun, tinitingnan kita, sabi ko, alam nyo kalahating yan. Milyon, isang milyon to. Naglalakad na milyon ang nakikita ko sa'yo. Yan na yung pinaka trademark ko talaga. Sa kahit naman saan, pinaka trademark ko. Minsan nga, one time, pumikap ako, minsan sabi ng customer, kuya, bakit nakalimutan mo yata isuot yung ginto mo? Nakalimutan ko, nagmamadali kasi ako. Imagine mo, pati yung customer, tinatanong pa yung ginto. Okay. Oh, diba? So part ng Pinoy Cargo, yes. Ginto. Yes, siyempre. Kailangan. Lucky charm ko yan eh. Isa sa mga questions na requested ng ating kaibigan na si MJ, si Yamyam, uh-huh. Ng Perfect Skin. Shout out. Shout out kay Yamyam. Thank you for all your support. Actually, mas excited pa siya sa akin sa interview na to. Mm-hmm. Ang gusto niyang malaman, ano daw ba ang love para kay Pinoy Cargo? Alam mo, ang love, andyan lang yan para sa akin. Kasi kahit naman ako, hindi naman ako mo sikat or kilalang tao,
hindi nasasaktan. Nasasaktan din ako. Pero, siyempre, tinatago ko lang yan. Yung pagmamahal, pwede mong lahat ibigay sa kapwa mo yan. Kailangan mong ipakita sa kapwa mo yung pagmamahal. O kahit sa girlfriend mo or what. Para sa akin, ang love sa ngayon, wala lang. Kasi bakit? Nakapokus ako sa business namin. Kailangan maging successful ako. More success. Not totally too much. Maging successful. Kasi yung pagmamahal or pag-ibig or sa relasyon, madali lang yan. Sa huli na lang yan. Di ba? Kapag successful ka na, sabi nga nung iba, sila na yung ahabol sa'yo. In fact, ngayon, ang daming nag-ahabol sa'yo. Not totally. Or they're not love yet. Not no? Totally. Marami rin, pero... humahanga. Humahanga siguro. Hindi naman sinasabing, hindi naman kamo gusto or crush. Humahanga lang siguro. Idolo, di ba? Ganun lang. Para sa akin, yung love. Yun ang love. Isa pa sa mga tanong ni MJ, ano yung pinaka nakakapagpaiyak sa'yo tuwing inaalala mo yung pinagdaanan mo in the past and yung buhay mo ngayon? Yung mahirap. Mahirap kasi. Mahirap ang maging mahirap. Alam mo yan. Yun ang minsan na nakakapagpaalala sa akin na galing kami sa wala. Ang tingin lang ng tao sa akin, akala na napakarami kong pera. Hindi ko sinasabing marami. Meron lang. Umbaga sa ano eh, sabi nga eh, lahat nagbabago. Nasa sa'yo yan. At saka, ikaw ang may hawak ng buhay mo o sa pagiging successful sa buhay. Kaya dapat pagsikapan mo para makuha mo yung tagumpay. Ngayon, ang naiisip mo tungkol sa mga taong tumalikod sa'yo? Para sa akin, okay lang yan, yung mga tumalikod. Ramdam ko naman yan. Okay lang tumalikod ka sa akin. Wala namang problema yon, alam mo yan. Pero para sa akin, yung pagiging pagtalikod ng ibang tao o suporta, okay lang yan kasi parang ano lang yan eh. Minsan nga, sabi nga, kung saan yung may nakikinabang, nando doon yung tao. Pero pagka wala ng pakinabang, minsan iniiwanan ka sa ere. Pero I don't care. Wala akong pakialam. Kasi bakit? Nagpunta ako sa Oman, mag-isa lang ako. Wala kayo, wala ikaw, o wala kung sino man. Kung nagtagumpay man ako sa kinakatayuan ko ngayon, dahil yon sa mga magulang ko at sa pagpupursigi namin, kung bakit ako naging kilalang tao. Sabi ko nga sa iyo, Sherwin, hindi ako kilalang tao before. Nagbigay ako ng business card. Ewan ko kung matatandaan mo pa yon. Binigyan kita ng business card noon, kung hindi ako nagkakamala, hindi pa ako kilalang tao. Sure, ewan ko ha. Pero tinapon mo yun, nakita ko sa lapag. Ganong kasakit yun para sa akin, di ba? It's better to keep or otherwise kung ayaw mo, just keep it. After that, you throw it. Yung hindi ko nakikita ng tao, kahit naman ikaw, magbigay ka sa akin, may business ka, I don't care. Itapon ko sa harap mo, di ba? Isang kabastusan yun. Yes. Yan ang nagiging challenge ko para sa akin, na bakit yung ibang tao na... Kasi honest, to be honest, yung pananamit ko ngayon at saka before, hindi ako ganito. Naka-chinelas nga lang ako mag-pick up, naka-short, wasak-wasak, naka-sando. Ano nga sabi ng magulang ko? Napaka non-professional mo. Haharap ka sa mga ibang tao o ibang lahi, hindi naman lahat ganito haharapan mo. Kailangan be professional. Kaya ako ngayon medyo, ayan, awa naman ng Diyos. Siguro, masasabi ko, lahat na yata ng klase ng damit nasa akin. Nakita mo naman yun yes. Doon. O, di ba? Anyway, ito naman yung bunga talaga ng pagsusumikap. Siyempre naman. Sabi nga, enjoy your life while we are young. I-enjoy mo rin yung buhay mo. Successful ka man, pero kailangan ibaba mo pa rin yung paa mo sa lupa. Kasi bakit? Una sa lahat, ha? Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko, sa lahat na nagtitiwala sa Pinoy Cargo. Lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Ako po at 10 na aking mga kasama na itaos puso pong nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagtitiwala sa amin. Tulad din po ng lagi kong sinasabi sa inyo, kung wala po kayo, wala rin po ang sakalam sa kinakatayon ko. Kaya kami po ay taos puso pong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtitiwala. Mabuhay kayo, mga idol. Palaaway ba si Pinoy Cargo? Oo, magandang question yan. Alam mo, before, kung in the past few days, siguro may nababasa ka rin naman sa akin. Nagiging palaaway din ako, depende rin sa tao. Kasi minsan, pero sabi ko nga sa iyo, yung magulang ko nagtitext sa akin yan, oh, bakit ganito, bakit ganito? Be professional. Kaya minsan, kung may, ito, masasabi ko na rin din sa lahat ng mga kababayan ko sa Maskatoman, kung may galit po man po kayo sa akin, or halimbawa, for example, kasi lahat yan, may encounter natin, yung hindi pa narating yung bagahe, much better, wag po tayong manira, kasi, honest to be honest, mga idol,
wala pong perfectong cargo rito. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, mga lods, mga idol, mga kapatid. Matagal na po ako sa negosyo. Alam ko na po ang mga pasikot-sikot kahit mga kalaban ko. Mga kalaban ko sa negosyo, alam ko na po yan. Wala pong perfectong cargo. Paniwala po kayo sa akin. May darating 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 7 months, or whatsoever, or 1 year. Meron nga dyan, 1 year na hindi pa narating. Sa akin lang, 3 months, 4 months, minsan ganon. Nagagalit ng tao, napopost ako niyan. Minsan ayaw ko na rin patulan, pero minsan na yung pagtira sa akin ng tao, parang kulang na lang, hindi ko na kayang kainin. Mm-hmm. O, di ba? Una sa lahat, mga idol, kung sakasakali magka-problema kayo sa akin, no need posting for me. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo po ako kailangan i-post sa social media or whatsoever. Direct to the point, kasi bakit po? Once na nag-post po kayo na, for example, ako siniraan yung social media o sa iba't ibang group, wala naman pong may tutulong yan. Maniwala kayo sa akin. Walang may tutulong yan yung mga nakakabasa niyan sa social media o sa iba't ibang group. Number one, sisiraan lang ako, sasabihin ng tao, huwag magpadala dyan. Sa ibang kumpanya, ganun din. Kapag nasiraan, huwag magpadala dyan, doon ka sa kabila. Diba? Direct, mga idol. Direct po kayo, mayroon po akong messenger, mag-text po kayo doon para at least alam ko agad yung sasabihin ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, samantalahin ko na rin ha, wala kayong maasahan sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi hindi kayo sa kanila nagpadala sa akin. Mm-hmm. Tulad nga rin po ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga idol, nasa akin ang bagahe nyo, wala sa kapitbahay nyo, wala sa kaibigan nyo. Tama, mali. Mm-hmm. Yun lang masasabi ko, mga idol. Kasi ang problema nasa akin, wala sa kanila. Mm-hmm. Yung mga tao na yan, makikisaw-saw lang yan. Hahaba lang hanggang sa mag-away tayo. Alam mo yan, may nakaaway din ako. Hindi ako nagkakamali, dalawa yun. Pinost niya talaga ako, pinahiya ako, pero okay lang. Pero at the end of the time, alam ko naman, gusto mo kong pabagsakin, pero hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. Never. Alam mo yan. So minsan pumapatol si Pinoy Cargo? Napatol ako, why not? Pero honest to be honest, magte-text yung magulang ko. Delete mo yon. Dinidelete ko yon. Pero sa ngayon, may nagagalit man, ayoko na rin mag-post. Kasi sabi nga ng magulang ko, be professional. Isa kang businessman. Mm-hmm. Businessman ka sa Oman. Hindi ka lang empleyado. Businessman. Businessman, alam mo yan. Diba? Mm-hmm. Be professional. Kung may pagkakamali ako, mga idol, direct to the point sa akin, huwag na sa ibang tao. Kasi tulad ng sabi sa inyo, hindi kayo matutulungan yan. Ako lang ang tutulong sa inyo. I think what we are learning here is that si Pinoy Cargo ay isang taong masunuin sa magulang. Yes, of course. Lahat galing sa magulang. Why? Nakikinig sa magulang. Why not? Because why? Sabi nga, hanggat ang magulang mo nabubuhay, mahalin mo yan. Mm-hmm. Kasi bala ang araw, kahit na lumubog ka na, wala ka na pagsasabihin. Kahit may mga kaibigan ka pa rin, magkakaproblema ka pa rin, pero ang magulang mo nandiyan dyan pa rin yan. Kaya, mahalin natin mga magulang natin kasi tulad nga na sabi ko, mga idol, idolo ko ang tatay ko mula pagkabata hanggang sa ngayon. Kaya, trust me, love your parents. And right now, actually, isa ka sa mga idolo ng mga kapwa natin Filipinos dito sa Oman. Salamat. Nakaka-proud, di ba? Salamat kung iniidolo nila ako. Siguro, iniidolo na ako. Kasi bakit? Yung sa tagumpay. Alam niyo po ang pagiging isang tagumpay ng isang bawat tao. May kanya-kanya po tayong kalidad. Kasi may kanya-kanya tayong utak. Kung hindi ako nagkakamali, ulitin ko ulit sa iyo. Parang manubela lang yan. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo at hindi ang ibang tao. Yeah. Ano ba yung sikreto ng tagumpay ni Pinoy Cargo? Para sa akin, ang tagumpay, madali lang yan. Pero ang tagumpay, hindi mo yan basta-basta makukuha lang ng nakahiga ka. Kailangan may pagsusumikap. Nakuha ko man yung tagumpay ko ngayon at nakilala man ako ngayon sa Oman na si Pinoy Cargong Sakalam. Dahil sa mga kapwa ko at mga kababayan ko nakapalibot sa akin. Kasi nandiyan din sila para sumuporta sa iyo. Sabi ko nga, hindi ang ibang, para sa akin, hindi ako lang ang magtataas para sa sarili ko. Kasi parang walis lang yan. Kumuha ka ng isang tingting, magwalis ka, di ba? Isa lang ang nawawalis mo. Pero kapag marami yung tingting, tignan mo yung basura na nawawalis mo, napakarami, tama. Parang kato lang yan. Kung wala ang mga kababayan ko sa Oman, wala ang tagumpay ng Sakalam. Kaya taos puso ako, lagi kong sinasabi yan, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, mga idol. Napansin ko dito sa bahay mo, punong-puno ng halaman. Alam mo,
Ang sikreto ng sakalap ito, mga idol. Mm. Kasi para sa akin, ang halamang mahaba, tignan nyo yan. Kung titignan nyo ang halaman, di ba ganyan? Umaakyat, yes. Pwede mong ibaba, aakyat ulit. Para sa akin, sikreto yan ng sakalam. Kahit naman ikaw, nakita mo sa kwarto ko, di ba? Mm. Kasi para sa akin, ang halaman, napaka-importante nito. Kasi yung tagumpay din nasa halaman. Hindi ko sinabing maghalaman din kayo, ha? Pero maghalaman kayo, dagdagan nyo ng sipag. At saka syempre, panalangin sa Diyos at saka pasasalamat din sa Diyos. Kung ano man ang narating mo sa buhay, wala yan sa, wala sa halaman. Nasa sarili mo pa rin yan. Kailangan magdasal ka pa rin at manalig sa Diyos. At huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka nagmula. Kaya para sa akin, itong halaman, importante yan eh. Kasi hanggang humahaba yung mga halaman ko, nakita mo naman yan. Para sa akin lang yun, ha? Hindi ko sinabing gayahin nyo ako or what. May kanya-kanya tayong buhay. Itong halaman, napaka-importante sa amin yan. Kasi nakita kong humahaba, it means yung tagumpay, dire-diretso, walang patid, ika nga. Tuloy-tuloy, ang haba ng halaman, tuloy-tuloy din ang negosyo. Di ba? Thank you for this interview. You're welcome. Anytime.